Sir, matanong ko lang, ilan na po yung naging chicks nyo? Sir, kayo naman. Nalalantag pa. Huwag na lang. Tansya mo lang, before and after na kayo po'y kinasal. Sir, huwag na. Malalang pa na miss. Nakikinig. Tingnan nyo na lang sa istura, sir. I surrender. Idol, sa ating susunod pong sumbong at aksyon, mga kapatid, makakausap niyo po ngayon, Idol. Ito pong si Maricris Almario. 29 years old na po siya, Idol. And direreklamo niya ang kanyang nakarelasyon na 58 years old dahil sa nakipaghiwalay na siya dito. Pero, Idol, ayaw pa rin siyang tigilan o tantanan. Yun na. Pinapakalat pa, Idol, yung mga malalaswa nilang pictures. Ito na naman tayo eh. Sigurado, sabihin naman netizen, wag mo nang tulungan yan. Kukulit niyan. Pakinggan natin. Kasi nag-effort naman, nagpadala ng mensahe. Ma'am Maricris. Alright. Magandang hapon po. Magandang hapon po, madam. So, ayaw kayong pakawalan itong si Mr. Martinez. Opo. Now, ma'am, gaano na kayo katagal nanonood ng Wanted sa radyo? Napakatagal na po. Ay, very good. Good answer. Ilang beses nyo na po narinig na sinasabi ko rito, mga kababaihan, wag na wag kayo maghubad sa harap ng camera ng inyong mga partner. Even na kahit na asawa nyo, wag nyo gagawin yon. At kapag kayo ay nabugbog o merong ginawa sa inyong mister nyo, ipablato nyo agad-agad. Ilang beses ko sinabi yan? Maraming beses po. Sige po, sige po. I'll still help you kasi kababuyan itong ginawa sa inyo ni Mr. Martinez. Sige. Meron kayong mga malalaswang picture na pinapakalat niya? Opo. At yung sa picture na yun, dalawa daw ata kayo? Sabi nila, Shari? Opo. Okay, sige. Mr. Martinez? Yes, sir. Sir, bakit hindi ka maka-move on at ayon na sa'yo ni Ma'am Maricris? Sir, matagal ko na pinakawalan yan. Oh. Kaso mo lang, pinagsabay kami yan. Dati, sir, hindi ko alam na meron na pala sa isa iba. Nalaman ko lang nitong Marso. Sana, sinabi niya na maaga, November 1, meron na pala sa iba. Eh, yung pinagsabay niya kami, siyempre, masakit yun. Sir, okay. Of course. I agree, sir. Sir, may asawa kayo, tama? Yes, sir. Yes, sir. Sinabi mo ba yan kay Maricris na may asawa ka bago ka nakipagrelasyon sa kanya o bago mo siya niligawan? Sir, alam na alam niya yan. Hindi ako nangligaw sa kanya. Siya may gusto lahat ng pangyayari namin. Siya ang nangligaw sa'yo? Wow! Yes, sir. Who? Napakagwapo mo naman, sir. Oh, siya pa naman, sir. Oh, ikaw. Hindi ako sa pagmamayabang, sir. Ah. Ako sa totoo lang, sasabi ako sa inyo na totoo. Yes, sir. Lahat ng pinost ko, totoo yan. Totoo yan. Kasi pinost ko naman, totoo. Inamin mo rin sa sarili mo na ikaw ang nagpost lahat. Hindi naman in-edit yan. Hindi naman in-edit yan. Hindi in-edit. Totoo. Sir, curious lang ako. Sabi mo, sir, ang nagkagusto sa'yo si Maricris, niligawan ka ni Maricris at alam ni Maricris na may asawa ka. Hindi pinilit yan, sir. Anong meron sa'yo? Bakit ang isang 29 years old niligawan ng isang 50 years old na lalaki? Siguro, sir, makisig lang ako. Ewan ko lang sa kanya. Makisig? Wow. Ano pa, sir? Siguro merong nagustuhan sa akin na wala sa ibang lalaki. Ganun lang yun, sir. Ma'am Maricris. Po. Sorry, mama. I have to ask this question. Itong gustong itanong din ng mga netizen. Kayo po ay 29 years old. Dalaga po kayo, tama? Opo. Ba't kayo nagkagusto sa isang 58 years old at kayo para po ang nanligaw sa kanya? Anong meron sa kanya at bakit nyo siya ginusto? Dati ho yung hepe ng Milagrosa ng Barangay Tanos po. Hepe? Ako, opo, ng Milagrosa po, Barangay Tanos po. Okay. Ako po ay ano, victim po ako ng rape. Kumbaga sinubaybayan niya po yung naging kaso ko, naawa po siya sa akin. Tinulungan po niya ako. Ay, taran ka palang gano'n kang Hilario ka? Ano, sir? Taranta ka. Eh, pinagsamantala mo pala itong kahinaan itong si Maricris dahil biktima ng rape to, tapos tinutulungan mo, tulong sa lakay ka pala. Sir, di totoo yan. Pero happy ka ng tanod dati. Hindi, sir. Ganito, papaliwanag ko sa inyo. Hindi, sir. Sandali, sir. Pakisagot lang, sir. Happy ka dati ng tanod, ng mga tanod. Oh, yes, sir. Okay. Oh, yes, sir. Tapos, totoo ba na rape victim to, lumapit para humingi ng tulong? Hindi, taga, sir. Hindi pa siya nare-rape. Kami na. Ibig sabihin, okay, magka-relasyon na kami. Hindi pa siya nare-rape. Kaso nyo lang, noong kami na, chat-chat kami dalawa, pinuto niya chat, hindi niya na ako nire-replyan. Okay. Hindi na niya ako nire-replyan. Yung pala, kausap na niya yung lalaki na magiinom sila. Siyempre, magka-relasyon kami. Bakit na ginawa yun? Eh, noong na-rape siya, siyempre, hindi niya masabi sa akin sa dami ng kismart niya sa leeg. Nakita ko, siya umamin sa akin na, ginusto niya yun eh. Naiiya siya umarap sa akin na
bakit gano'n ang ginawa niya sa akin? Niloko niya ako eh. Okay, sir. Sa niloko ka niya. Oh. Ako naman, sir. Sabi mo, nagsiselos ka, nagagalit ka kasi niloko ka nitong girlfriend mo dahil na nalaki. Ikaw, sir, may misis ka ng babae ka. Niloko mo misis mo. Sino manluloko dito? Ikaw ang manluloko dahil may asawa kang tao, pumatol ka rito sa isang dalaga at nagamit mo yung pagiging happy mo ng tanod mo. May katwiran din ako, sir. Sir, hindi, sir eh. Hindi ka makakuha ng simpatiya from me kahit natuldok kasi may asawa kang tao tapos may gana ka pa magsabi ng selos ka kasi ba't siya ng lalaki? Eh, ba't ka kasi ng babae at tinaydor mo si misis mo? Hindi, sir eh. Naman may gusto, sir, nun eh. Oh, hindi. Marie Chris, maging ano ka rito at truthful ha, kasi ito'y may mapupulutang aral lahat ng kababayan nanonood ngayon. So, ma'am, kanina sabi mo kasi biktima ka ng rape at napagsamantalaan ka nito, yung kahinaan mo, yung ako nang nagdugtong noon, at tanod siya, sinusubaybayan ka, tinutulungan, etc. Now, before the rape happened, eh, magkarelasyon na pala kayo nito. Matagal na po kami tapos niya, ninuno ko na po kasi nga po. Hindi, kaya nga ma'am, so ibig sabihin, pinatulan mo siya, alam mo na may asawa siya, and yet, pumatol ka rin. Hindi ko po alam po, ang sabi po niya sa akin noon, yan po ay hiwalay po siya. Okay. Hiwalay po siya, yun po ang sinabi niya sa akin. Loko daw po siya ng asawa niya, yun po ang sabi niya po sa akin noon. Mr. Hilario, alam na ba ni Mrs. itong sitwasyon mo at ni Marie Chris? Yes, sir. Kasi ikinalat niya eh. Siya nagkalat eh, bali ba itinatago ko nga para wag po lumaki. Paano po kinalat ni Marie Chris yung relasyon nyo? Siya po na, yung almaryo, Marie Chris, siya po may gawa noon. Pinatres ko po yun, siya po may gawa noon. Hindi po ako nagagawa po ng kahit na anong account. Siya po, ang dami po niyang pinos, pati po sa mga kumarito, kamag-anak po. Kahit, pinos kahit po niya yan, yung mga hugad na larawan po. Okay, sandali po. Sa akin lang naman, tigilan po niya kasi ako. Okay. Ma'am, Marie Chris, isa lang tanong ko, ma'am, please lang. Oo nga, inaamin ni Mr. Hilario na siya po ay nag-post ng picture, marami noon. Inaamin niya, yan ang gusto kay Mr. Hilario, hindi natin mahirapan pa. Pero kayo, ma'am, meron din kayong pinost na picture niyong dalawa sa social media? Wala po, kahit kaunti po, hindi po ako nagagawa ng account. Yung ibinibintang po niya na Marie Chris Almario po, ay may nagchat din po sa nanay ko, na ang nanay ko daw po ay isang konsintidor, hindi po ako ang gumagawa. Okay, so Mari, misis niya siguro yon. Now, inamin mo, ikaw nag-post, mga ilan ang pinost mo, Sir Hilario? Yung na-screenshot na kung saan, nakahubad itong si Marie Chris, at kayakap-yakap mo yung kanyang dibdib, ang pinantakip mo sa dibdib niya, yung dalawang kamay mo. Oh, yeah, sir, inamin ko yan. Ano okay. pa yun, sir? Ano pa yung iba? Oh, ano pa yung iba? Meron, sir, naghahalikan po sila. Tapos na... Naghahalikan kayo, lips to lips. Oh, yeah, walang problema. Walang problema. Kabra lang walang problema, sila, sir. Aminin ko yan. Aminin mo, pero, okay. Yung si Marie Chris na nakabra. Maliban... Ay, hindi ko aminin niya, sir. Hindi. Paras kami may copy niyan. Kasi lahat pa, sir, okay. na pinupost niya, pinost niya, siya gumawa niyan. Ay, isa pa, sige. Sir. Lahat okay. po ng litrato, siya po gumawa sige. Niyan. Attorney Garrett. Yes, sir. Ito yung sitwasyon. Inaamin ni Mr. Larry Martinez na siya yung mga nag-post sa social media na kumakalat ngayon na picture ni niya at ni Marie Chris na malaswa. Okay, sir. Yung pag-amin na yon, anong pwede maikaso? O sure na ba na kaso yun o alanganin pa? Sure na kaso na po, sir. Pero gusto ko muna ulit sabihin no, na nandito na naman tayo sa malalaswang pictures na issue. Ilang beses yun na po ito sinabi sa mga complainant natin, but pasadahan ulit po natin ngayon. Ito pong mga malalaswang picture na to na pinost ng partner ng ating complainant, sir. Pasok na po ito sa ating anti-voyeurism law. Yung sa ating anti-voyeurism law po, hindi po kailangan na totally hubad po yung pinicturan at yung ipopost. Ang qualification po dito is sapat na kapag it's a private picture. Kapag kinuha mo siya in the bedroom, na suggestive siya or medyo may pagkalaswa, kahit medyo may onting takip pa naman, pasok pa rin to sa ating anti-voyeurism law. Okay. So, yes, sa sir. Anti-voyeurism law, ilang taon bang pagkakulong kapag na-convict? Yes, sir. Usually po, pagka nag-convict na si judge, never po na ako nakikitang bumababa ng 4 years, sir. 4 years. Okay, sir. Yes, sir. Attorney Garrett, maraming salamat. Wala pong problema, sir. Okay, so sir, maaari kang makulong hanggang 4 na taon dahil po dyan sa ginawa nyo at inamin nyo naman po. At dyan po, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Hindi nyo na kami pinahirapan pa at meron agad pag-amin. Sir, pwede ko ba naman pagtagol ang sarili ko, sir? Sige po, sir. Go ahead po, sir. Kasi unang-una, sir, siya ang unang gumawa ng ano na account para sa akin. Pwede ko bang ipa-verify yun sa kanya? Siya kasi gumawa na yung una. Bakit ang isang babae na alam niya kahiyaan niya yon ipopost niya yung kanyang larawan? Ewan
ko lang, sir. Siguro sobrang, hindi ko rin alam. Ito, sir, tinutulungan ka na ng mga netizen. Makinig ka. Yeah, matatalino talaga itong mga netizen. Oh. Sabi nitong isang netizen, kaya raw siguro pinosyon ni Maricris para patunayan sa misis mo, ibig sabihin, ipapasilosin si misis mo na karelasyon kanya Hilario. At dudugtungan ko na lang, nang sa gayon, si misis Maestres, hiwalayan ka na at kayo ng dalawang magsama ni Maricris. Parang ganun na tayong tinutumbok ng mga netizen. Oh, ganun lang. Iiwan ko, sir. Basta ganito lang, sir. Tatanggapin ko yung iniinan niyo sa akin. Pero tanggapin niyo rin yun. Yung ikakasinasama ko sa amin dalawa. Kasi wala akong kahit isang ginawang account. Sir, wala akong ginawang kahit isang account. Ikaw ang maraming ginawa. Nananahimik na ako. Pinausap ako ng asawa ko, ah. Hanggang ngayon, galit na galit sa akin ng pamilya ko. Ayaw ko nang inihiya ako. Pinagtapat ko sa kanya. Sir, okay lang, sir. Dahil ayoko na, sir, walang problema. Ayoko na pinahihiya ako. Sir, si Mrs. po ang pwede magsampa, yung sinasabi mong bigamy o adultery. Yes, si Mrs., yes, hindi po ikaw. Parati na ko lahat. Sinasabi mo pa ng kabastusan. Ako eh, pinaghihintot lahat ng nakaw dito sa lugar namin. Alam mo, sir, kung ano mangyayari. Napatunayan mo ba? Kakasuhan din kayo ng magulang ko. Tanggap ko na, sir, lahat. Walang problema. Basta maayos lang to. Maricris. Alam mo, Maricris, disappointed talaga ako sa iyo. Dahil inamin mo matagal ka nang nanonood sa amin at maraming beses mo na napakinggan dito at napanood na sinasabi ko, huwag kayong maghubad sa harap ng camera ng inyong mga partner. And yet, ginawa mo pa rin. Tapos pangalawa, ma'am, alam mo naman pala na may asawa ito. Hindi ko po alam, sir, nung una. Sabi po niya kasi hiwalay po siya. Tapos tumutulong po siya, sir, sa akin. Sinungaling niya, sir. Di kami magtatagal lang. Hindi ako sinungaling. Kahit kailan, hindi ako sinungaling. Magmula umpisa. Alam mo yan. Masakit man at hindi, aamin ko sa'yo. Hindi ako sinungaling na tao. Sinungaling niya, sir. Kaya nga nagkakanda pa hamak ang buhay ko nga eh. Isang taon ka lang, di ka nagsama. Kahit kailan, sinabi mo yan. Sinabi mo yan, hiwalay kayo. Kailan ka tinawagan ng misis ni Hilario, Maricris, para sabihin, asawa ko yan? Kailan po, kung matatandaan nyo? Siguro po ay mga December. Kailan po kayo nagkahiwalay ni Hilario? Ano po, nitong January po, hindi na po ako masyado nagpapakita sa kanya. Hindi na masyado, pero okay pa rin kahit papaano? Hindi na po, yung kumbaga sa text lang po. Sa text, okay, tuloy-tuloy pa rin. Hindi ko na po siya masyado nire-reply. Hindi na masyado, pero sa text lang. Now, sinabihan ka ni Mrs. Martinez na asawa ko yan December, and yet yung relasyon mo tinuloy mo pa hanggang January at pa-text-text pa rin. So, gusto mo rin? Hindi po. Dahil nga po tinatakot niya, ang dami po niya sinesend sa akin. Natural. Siyempre si Mrs. Alangan ba naman? Sabi ni Mrs., go ahead, Maricris. Make my day. Makipagrelasyon ka sa mister ko. Sir, ano yan? Uminom ka ng alak, sir? Hindi, sir. Nininigar yun ako, sir. Ah, okay. Kala ko uminom ka ng alak. Kasi, sir, sa totoo lang, Valentine's Day, magkasama kami niyan. Basta, yung birthday niya, March 7, dapat po magkasama kami. May meron na po kasi akong ano eh. Teka na, Valentine's Day, saan kayo pumunta Valentine's Day? Oh, no! Eh, di siyempre, sir, sa maganda, sa yung gusto niya. Grabe ka naman. Gusto niya, sir, i-upload ko pa sa inyo picture eh. Awa, huwag mong gawin yan, di, madadagdan ka ng kaso. Matadagdang ka. Kaya sir, sabi ko sa inyo, hindi nagsasabi ng totoo yan. Ako pakinggan nyo, totoo sinasabi ko. Dahil ako dapat ang mapahiya dyan eh, dahil ako may asawa eh. Siya naman eh, hiwalay eh. Ako pakinggan nyo. Dahil ngayon, nalaman na ng asawa ko yan, saka pamilya ko, tanggap ko na rin ang parusa ng asawa ko sa akin. Kailangan tanggapin din niya. Sir, huwag kang matakot sa misis mo, matakot ka sa batas. Okay? Kung matatanda mo, Miss Maricris, nung Valentine's Day, saan kay banda pumunta? Saan lugar yan? Hindi ko po alam yung pangalan noon. Ano yun? Motel o hotel? Ano, Shangri-La? Diamond Hotel? Saan ba? Hindi ko po alam. Saan lugar yun? Sa Pasig? Saan? Dito rin po sa Cavite. Cavite, okay. Don't take ko, Miss Maricris, ha? Mamakinig ka. Okay. Sabi mo mismo, galing sa'yo, December, kinausap ka na ng Mrs. ni Hilario para pagsabihan, layuan mister niya. And yet, February 14, nakikipagrelasyon ka pa rin dito. Hindi mo pinakinggan yung request ni Mrs. Martinez. So may problema ka rin, ma'am. May kasalanan ka rito. Tapos ngayon, reklamo-reklamo ka. Eh, ikaw may kasalanan. Po kasi nga ako, nakapag daw po nilagyan ko siya ng tayo sa ulo, hiniwalayan ko daw po siya. May mangyayari daw pong masama sa akin. Nandito po yung mga chat niya sa akin, sir. Ma'am, that's bullshit. That is really a big, big time bullshit. Kung totoo yan ganun, meron siya mga pagbabanta, then go to the chairman, pakita mo kay chairman yan at masisibak siya. Or go to the police
makukulong siya. Or come to us, then may kalalagyan siya. Hindi mo ginawa dahil nag-enjoy ka sa relationship ninyo. Pasensya na po ha. At ang naluloko rito, si Mrs. Martinez. Dalawa kayo mga ulupong, niluloko nyo si Mrs. Martinez. Mr. Martinez, burahin mo na yan, yung mga post-post na yan, burahin mo. Dahil kung hindi, makukulong ka ako. Buburahin ko yan sa harap niya. Dahil siya gumawa niya, hindi na. Hindi pwede. Ako. Hindi para pupunta ulit kayo sa motel pag nakita kayo ng harapan. Motel na naman, hindi motel na, pamor. Hindi na, sir. Meron kami ng isang tagpuan na merong namamagita sa amin. Saan tagpuan yun? Wow! Pisa ko, siya dumag-delete ng lahat ng ginawa niya, ng mga post, video para sa akin. So yung pinsan mo ang namamagitan tuwing kayo nakikita? Oh sir, alam mo, siya nga testigo na may relasyon kami eh. Okay. Hindi makapagsinungaling yan. Okay. Eto, tanong mga netizen. Nakailang beses na rin kayo nagmotel? Napakarami na. Isang taon kalati kami nagsama niyan eh. Gaano karami ang marami? Basta kami nakita niya, may mangyayari. Kahit sa pizza ko, minsan nga tatawagan niya ako, doon kami sa apartment niya. Doon sa apartment na meron din sir. Kaya walang problema, sir. Sinasabi ko sa iyo, totoo, lahat po ang sinasabi ko. Hindi ako sinungaling na tao. Dahil kung sino mapapahiya dyan ako, hindi siya. Dahil magkakakaso ako, magkakaso di siya. Gawa ng asawa ko, nalaman na ng asawa ko ngayon. Ayan, naririnig na asawa ko ngayon. Ang interview mo yan. Kaya sabi ko sa inyo, handa ako, makulong kaming dalawa. Saka ikakaso ng asawa ko sa aming dalawa. Sir, yung pagsabi mo hindi ka sinungaling, naniniwala na po ako sa inyo, sir. Humahanga ako sa inyo, hindi dahil sa kabalastugan mo, kundi dahil sa katapangan mo, sir, sa pag-amin ng mga kasalanan mo. Diyan ako humahanga sa iyo. Salamat, yes, sir. Miss Marie Chris, ang gagawin ko na lang po, i-refer na lang kita sa PAO, Public Attorney's Office. Kayo na po ang bahalang pumunta roon para magsumbong. Pero kami po, hindi kami tutulong dahil paulit-ulit na po namin sinasabi ito. Ang titigas pa ng ulo nyo para mapakita namin sa mga kababayan, sample to na next time, if you come to us with this kind of sumbong, tablado na kayo. Okay. Ikaw naman, Mr. Hilario, meron kang last word. Marami po salamat, sir. Ako basta nasa totoo lang. Okay, okay. Sandali lang, ito, mga netizen, siyempre, palagi natin involve. Ano sabi ng mga netizen? Jonald Reyes, daming robas ang nagamit ni Tatang siguro. Ikaw, Marie Chris, nagpapahiya sa inyong dalawa. Pinaalam mo pa sa buong mundo. Dapat kayong dalawa ang makulong. Alam mo nang may asawa si Kuya. Okay. Sir, matanong ko lang, ilan na po yung naging chicks nyo? Sir, kayo naman. Maalalantag ba? Huwag na lang. Tansya mo lang, before and after na kayo po'y kinasal. Sir, huwag na. Malalang pa na miss. Sir. Nakikinig. Tingnan nyo na lang sa istura, sir. I surrender. Ma'am Marie Chris, salamat sa time na binigay nyo sa amin, Ma'am Marie Chris, ha? At Mr. Hilario Martinez, salamat po sa time na binigyan nyo sa amin. Salamat po, sir. Ako nasa katotohanan lang, sir. Sir, hindi ka nga sinungaling pero mayabang ka. Cut.